Ah, late. 15, 14. 14, 16. Ano ang umabot? Tapos ka na kagad. Grabe naman. Wala na tol, patay na. Ay nako, magpakita ka Orc Lord. Wala. Hindi pa rin ako mamatay? Asa kaya yun? What up? Ayun, kamusta? Tanda ako na kung saan yung solo na sopa. Yun lang, pro. Ano ba yun? Araw-araw ba kailangan yun? Natapos ko na kasi nakuha ko na yung light and dark. Ayun, nakapag tier 15 na ako ng ano eh, defense oh. Ng light. Na tier 15 ko na din siya eh. Ay puta, teka. Meron pala akong feathers dito na hindi ganun ka... Wait, knight. Ayun o, sabi na eh. Sabi na may knight pa ako dito na hindi ko pa na-upgrade. Kasi iba nature. Tignan natin ah, kung mapapalitan. Divine feathers. Yun. Redux. Hoy, di ba? Nakakuha pa tayo 36 reduction. Nagawa mo na yung Whisper Princess. Hindi pa, boss. Tatapusin ko lahat yan. Currently, ang natatapos ko is natapos ko na yung 99, 88 na 99 light and dark. Yung 99, 199 na time and space. Yung gacha. Yung Mora Coins, hindi pa ata. Oo, hindi pa yung Mora Coins. Pero majority ng halos natapos ko na din. Parang delay ang live ko sa Facebook. Pa-share ng live natin mga bossing, no? Pa-like din ng stream natin. Maraming salamat kaagad. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Swerte ako kagabi. Na-tsempohan ko, di ba? Nag-antay ako ng isang oras kalahati. Ata dalawang... isang oras, exaggerated na pagmane. Nagkaroon, tinitigaw ko yung karakter ko para makaupo ko. Kaso nga lang, ayaw, no? Hindi tayo makaupo.
Ngayon, lumipat ako channel. Pinagbigyan na tayo yung pwedeng magkaroon ng channel doon sa isang location, no? Paglipat ko ng channel, sakto, ang daming tao doon, AFK. Tapos may lumabas na parang pop-up na seat. Ayun, nakaupo ako kagabi. Yung 288 blesses pack and ano, rare. Hindi pa, tol. Hindi ko pa nakukuha. Saan ba nakukuha yun? Undi-undi pala nadidiscover halos lahat eh, no? Diba? Si Berry, kinagaya niya talaga yun, no? I-record isa-isa. Four, three, two, one, let's go. Kudos doon kay Blueberry. Ang tiyaga niya i-record lahat yon. Yung iba, oh, yun nga, isa pa. Hindi, di mo naman kasi masisisi na iba talaga sobrang tagal. Kasi chances yung ano eh. Minsan umaabot ng 20 minutes, 30 minutes yung ano. Yung kabote bago lumabas sa ulo. Kaya minsan di mo din masisisi eh. Na lumilimlim talaga sila eh. Pero sa akin, natat na ako eh. Sayang yung bops eh, diba? Kailangan talagang binantayan ko kasi one... Muntikan pa nga ako maabutan ng ano. Diba rainy kailangan 3 PM. 3 PM dapat yung time tapos bumabagyo. Utang ina ilang minutes na lang yung sa akin yung bops ko. Ayaw pa rin. Natsyempohan ko last 10 minutes ayun. Naawa pre. So far, ano na? Masaya na ako sa champion or Shura. Solid na eh. Konti-konti ko na kasi na-workout. Tapos, yung mga higher DP, ang problema ko talaga yung mga class na matataas yung defense, yun talaga. Pero, slowly, napapatay-patay ko na sila eh. Konti-konti. Lalo ngayon, nakuha ko yung light and dark, tsaka yung ano, laki ng improvement eh. Siguro by Monday, ayan, ma-measure ko na yan. It's either na dadagdagan ko pa, kasi currently ang PvP damage bonus ko, nawalan ako ng 500 plus doon sa stats ko. Saktong 5,000 na ako ngayon na damage bonus. Nabawasan yung ano ko. Kasi mga 5,500 to nung wala pang light and dark, 'di ba? So ngayon, possible na dapat pagka binalik ko pa rin. Ano na 'yan? 5,600. Pero ang problema nga, hindi ako makapatay ng mga higher defense. Ang nangyayari sa damage ko 8k, 20k ngayon nagiging 200k na. Unti-unti na ako maano maangat ang damage. If gusto mo clear yung explanation, clear quest exploration about sa Eastlood kay Cody Wample dad ka manood. Sige. Hindi ako nanood nung last time kasi maganda palang panoorin mo yung mga guides din, no? Easy. Meron na sa amin sa Discord kasi kaya ako siya napanood yung mga paano tapusin ng tapusin. Sinan sa Discord namin lahat. Yung mga pusa, yung mga kunsan-san sila nakukuha. Pero ang sa akin kasi, di ba, ang ginagawa ko usually is inaano ko siya. Iniisa-isa ko yung buong mapa. Maganda din na iniisa-isa mo yung mapa. Kasi nga, pag iniisa-isa ko yung mapa, nakupulot ko lahat ng mga ano eh. Oy, what's up sa'yo? Shoutout sa'yo, Boss Alon Manaloto, no? Pa-share ng live, pre! Ngayon ako nagbalik sa Facebook, tol. Wala na nga nanonood sa atin sa Facebook eh. Yung mga datihan na, yung mga wala pa yung global yung mga nagbabalikan dito.
Kasi ever since tinigil ko talaga yung sa YouTube, sa Facebook eh. Sa YouTube ako nagla-live na eh. Yan pa, pusa, hirap din gawin. Pero ang pusa ko to, kung papansinin mo, marami na akong collection eh. Dahil sa kakaikot ko, eto. Almost ang dami ko na din. Yung pusa ko, ayan. Ang natapos ko ng map, dalawa. So, siguro for sure, pag natapos ko yung Morok, ano na yan, tapos na sa akin yan, yung sa Morok. Tapos na yung mga pusa ko, tsaka ano. Kasi tapos na ako sa dalawang mapa. Na-explore ko na lahat yun eh. Defense niya pero pasok damage natin. Konti pa boy. Pag napaangat ko pa yan, siguro plus 400, 500 pa. Sure bet, one hit ng one hit sa akin mga yan. Konting konti na lang tol. Excited na ako mag next week eh, para makita ko yung progress. Ay gago, naka-on pala tong ano ko. Ayun na. Ayun na. Mapang. Patapos na naman ako. Testing natin. Tol, paturo ko nung ano ha, 288 blessed. Tsaka yung 20 pieces na, ay hindi, yung parang 20 pieces card coupon, parang nakuha ko na eh. Feeling ko ha, nakuha ko na. Yung 288 hindi pa. Yan yung hindi ko pa nakukuha. 288 na blessed. Palike na lang stream natin mga boss, palike, palike. Maraming salamat. Kamusta ba araw natin mga pare? All goods ba tayo dyan? Ayan no. Para makadampot ng, ng pusa tuloy, ng Hydra na. Para additional increase damage. Sayang kasi. Ayun, nasa Hydra pa rin ako eh. Ang tagal ko na sa Hydra. How much ignore PDEP daw do you have now in PBP? How much ignore PDEP? 4,800. 4,800 na ang ignore PDEP natin. So I need to accumulate 5,006, at least 5,600, something like that. And it's achievable to be honest ah. It's achievable for me. I just need to sacrifice stats to achieve that. Pero I'm doubting na
baka kailangan, ewan ko pa, nagdadalawang isip pa talaga ako kung dapat ko bang isagad talaga yon. Kasi currently, satisfied ako sa ano ko eh. Sa stats na eh. Pero, syempre kung ang bala ko is yung mga tipong pandayban, mabilis kasi akong dadapa, pero mas tataas ang damage ko. Yun yung konse, diba? Tataas yung damage mo or mag-ano ka. Ay, tapos na pala ako. Eto. Pull nga tayo para mas maganda. Ano sa tingin nyo? Tataas yung damage pero mabilis dumapa? Syempre, diba? Magsasacrifice ka ng stats. Or will balance, tama ba? Will balance stats pero may in naka, ano, hindi nawawanit. Ayan, yung pull natin. Ewan ko, magulo yung ano natin eh. Okay, magkumpleto tayo ng ano. Kasi yan yung nahihirapan ako mag-decide. Bigyan ka kayo ng ano ha, ng scenario. Sa ano natin, sa pull. Kasi ang mawawala sa akin guys, kaya ko mapa 5,500 na to. Kaya ko mapa 5,500. Teka nga, palit tayo. Diba? Ito yung current stats natin. So, hindi pa to ha. Bali, iabot pa to ng 5,000 ano. 5,100 plus. Teka lang, paano ko ba ibabalik dun? Ano bang stats yung ano ko? Basta ayan, nasa 5,100 plus pa yan pagka na-upgrade ko yung isa pala. Yung pala yung computation ko doon. So yun ha, 5,100 plus. So eto, plus additional sabihin natin, baka 66 yung PVP stats ko. Ngayon, magsasacrifice ako, no? So galing tayong 5,000. Yun na ang isipin natin kasi nandun ako, dun ako magsisimula eh. Pag nag-build na ako sa Monday. Diba? 5,100, mawawalan ako ng additional, sabihin natin, 200. So, 4,900, balik ako sa 4,900 ulit. Minus additional 200. 4,700 na yung matitira sa akin. So, 4,700, pero tataas naman, taga lang ha, plus, magiging 5,100 yung ano ko, magsasacrifice ako, magiging 4,700 yung PVP damage bonus ko. So ngayon, eto na yung PVP damage read ako, siguro 600 pag nalagay ko na ulit yung stats doon. So approximately ha, 5,600, tapos 5,700, tapos magiging 5,000, ano to? 5,082, around that figure yung ano ko. Ignore PDAP ko. So, yun yung pinag-iisipan ko. O nga pala, no? Kasi pag nilipat ko ulit doon, kunyari nag-light and dark ulit ako, kinontinuous ko yung light and dark. Ah, ganito pala, mali-mali yung senaryo ko. Pag nag-light and dark ako, yung PVP reduct ko, aangat ako ng 7,000. Tapos, ang PVP damage bonus ko noon is magiging 5,600. Ang ignore PDAP ko naman is magiging 4,100. So, I can one-hit selected players. Medyo matigas-tigas ako kasi hindi din ako magagap dito.
Hindi sila makakakuha sa akin ng additional, pero limited and selected lang yung mapapatay ko. Ngayon, yung scenario naman natin ng stats, yung pinakita ko sa inyo, ang magiging mangyayari sa stats natin is baka maging 5,080. Ito yung ano natin. Siyempre, pag naglagay pa tayo, nag-upgrade pa tayo, possible umabot tayo 5,200 or magsasacrifice ulit ako ng additional 200. So, baka maging 4,500 lang to, pero tataas ako ng 4,000 plus. Ay, 5,400, no? Hindi, 5,380 plus. Ay, marami pa akong pwedeng pagugutan. Like, for example, sa feathers. By next week. Etong upgrade na to, pwede kong kunin na stats dito in terms is, eto. Tatry ko i-reach tong plus 20, plus 20, plus 20 na to. Makakuha ko ng 5 additional 100. Diba? Every week ko na tong gagawin. So, makakuha ko ng 5 additional 100 na yan. Diba? So, from that, kaya nga ngayon, yung approach ko ngayon is ganito muna yung stats ko ngayon. Madadagdagan ako. Eto, hindi ako mababawasan ito kasi mas madadagdagan pa to kasi yung isang stats nun, pwede kong i-reset yon para kumuha lang ako ng ignore PDEP, diba? So, ang maging mangyayari niyan, papalo ko ng 4,900, tas ganito pa rin yung stats ko. Ngayon, babawasan ko ng 700 yan, ay ng 200, madadagdagan ako ng mga 120 or 150. So, nasa 5,000 ano na ako, 5,050. So, 5,050 plus additional pa tayo. Ano pa ba huhugutan ko? Eh, 5,050 minus 200, 4,700. Hindi, mga 4,900 pa rin pala ako. Pwede ko pang bababain, tas magiging additional 150. So, 5,200 na ignore PDEP natin nun by that time. Tapos, magiging 4,700 lang din yung stats natin. Baka by next week. Kasi, kung sakaling swertihin tayo, or baka next week pa. Kasi, syempre, ano yan eh, swertihan yan eh, diba? Swertihan siya. So, malaman natin yan. Kung makukuha ko talaga siya by Monday pala. Or bukas, no? Bukas ko siya makukuha kung sakali. Siyempre, marami na tayong diamonds, di ba? Makakapag-invest tayo ng malupit niyan. Makakapaglipat-lipat tayo ng stats. Tingnan natin. Pero yun, at least makaka-one hit na tayo. 6,000 kaya ko ng durugin, tas yung mga ano. Ang kailangan kong i-achieve is yung mga nasa 8,000. Hindi, meron kasing ano eh. Ganito nangyayari, pag sa ano naman, kunyari yung mga 13,000 PDEP, sa PVP damage bonus eh. Ang gulo, no? Magulo talaga. Kasi, merong isang tropa, ganito nangyari. So, kwento ko lang, no? Para magkaroon kayo ng idea. So, si tropa, ang ginawa ni tropa, kwento natin, no? Nagano kasi ako, sabi ko, okay, tol, ganito yung experiment natin, ganyan, diba? Kasi kami, nag-share kami ng mga insights, ano yung mga pwede namin gawin para ma-improve namin yung mga stats and character and etc. So, tatlo, apat yung mga kausap kong ganun na mga higher tier na din. So, 650, 700, tsaka, basta 700 lang pababa yung mga kausap namin. So, apat kami, nag-uusap-usap kami ano magandang gawin kasi kami is mag-stay talaga sa Shura, no? So, ang ginawa niya, ang kagandahan kasi sa kanya, guys, kaya lamang na lamang siya sa akin, is sagad kasi yung feathers niya. Sagad yung feathers niya, kaya kahit hindi siya mag-sacrifice, ano siya, all goods na all goods, no? Paanong sagad ang feathers? Kumpara natin sa stats natin dito ngayon, guys, ang feathers niya kasi is tier 20 yung time and space sa lahat. Sa akin, 16-15 lang, guys. 16-15 lang yung time and space natin. So, kulang tayo. So, kaya mas mataas yung kanya sa atin. Yun yung, idea. So, kaya siya, kaya niyang i-achieve yung 5,400 or pataasin. However, ang naging problema niya kasi, kaya nga ako gumawa ng pool, diba? Kaya nga tayong gumawa ng pool yung well-balanced the stats para hindi tayo mamatay kaagad, diba? Para hindi tayo kaagad mamatay or etc. Ang magiging problema niya kasi is nung nilipat niya, parang feeling niya hindi siya makapatay-patay kagad kasi
main reason siguro is bago pa siya makasuntok is namamatay kagad siya. Kasi nga syempre, umina yung defense niya. Parang ganun. Bumaba kasi yung defense. Nag-try siya ng hybrid build. So far, I can say na kulang pa din. Kasi bakit kulang pa din? Ang ignore PDEP kasi ng hybrid niya is 4,800 and PVP damage bonus is 4,750. So, yung ngayon, yung stats niya ng hybrid is mas mataas pa din yung sa akin ngayon. And sa current state ng build ko ngayon is hirap pa din akong pumatay. Well, limited, may tumatagos, may gumaganon, pero the end of the day, may nakaka-survive pa rin. Ngayon, sabi ko nga, baka ang best option nito is antayin niya ako na maglipat muna. Then, tsaka siya mag-ano. Kasi, syempre, ginawa niya na yung part niya, tinesting niya. Galing siya sa 5,400 ignore PDEP na nun. 5,400 PDEP, no? Tama ba? Double check ko lang yung stats, no? Ito yung hybrid niya. Tapos, ito yung... Wait. Ignore PDEP. Ito, 5,400. Pero, naging 4,500 naman. Ang naging problema niya kasi is yung damage reduction niya, ang nawala is 1,000 plus. Naging 1,000 plus kasi yung nawalang stats sa kanya. Instead na 7,000 plus yung reduction niya, naging 6,000 dahil dito sa ignore PDEP na investment. Kaya ang ginawa niya, ginaya niya din yung hybrid yung sa akin. Yung Asura ko, nasa 1.8 bid pero mahina sa BBP playing in the private server. There's a lot of things that you need to consider, especially when playing this type of class, no? 1.8 million is really low bossing. I'm damaging 1.3 something like that or more na Gates of Hell. Pero ang nagiging damage ko lang tol sa mga FS is around... Nung di pa ako nag-i-improve ng character natin, hindi ko pinapakilaman, nag-i-invest lang ako sa mga PvP stats lang talaga pinapataas ko, is around ano lang ako tol, 8,000 ang dinadamage ko to 20,000. Pero ngayon, tumatagos na ako sa selected FS. Nasa 580 pababa yung mga napapatay nating mga FS, pero yung mga 600 range kasi is, tulad yan, si Boss Ninja is ang stats nito. Wait lang ha. Ayan, 16,000 kasi to. So, pag dito, hindi talaga ako babawas masyado. So, I need to improve more para makaano. Ngayon, si... kung kilala nyo si Mausu, no? Si sino ba yun? Si Mausu, yung FS. Basta nag-i-stream din siya. Well-built na FS yon, pero Tonchi now can penetrate. So, he can penetrate on the PvP, pero hindi niya ma-one-hit man. Pero he can deal damage, no? Nang malaki. Tumatagos yung damage niya, which is magandang bagay na. So, kaya nga sabi ko, ang kailangan ko i-achieve is around 5,600 or 5,700 ignore PDEP to be able to penetrate. Ngayon, masasabi ko basta na applicable siya sa lahat. Well, hindi po. Kasi nakadepende yan. Kailangan mo kasi din i-balance yan. Hindi naman kayo katulad, kunyari, yung ibang players na mga low spender, hindi naman kayo na well-invested in feathers, diba? Ngayon, kung di kayo invested sa feathers, isasagan yung ignore PDEP nyo, nasa naman yung damage nyo. So, wala pa rin kayong ida-damage. So, ngayon, kaya nga masasabi ko, Shura is not for low spender. Siguro, nasa, kung gusto nyo talaga dumamage or pumatay ng mas higher sa inyo, diba yung gusto nyong pumatay talaga ng mga 700, kung nasa 600 bracket kayo, is you really need to invest on ignore PDEP. Or, yun nga, ignore PDEP ang kailangan. And you really need high ignore PDEP to be able to do that. Hindi pwede yung, katulad ng mga pinakita ko, mga stats and etc. Hindi ko pala, yung mga sinabi ko lang, kasi syempre personal to. Patulad na to, yung hybrid, diba? He lost the defense and the... kulang pa rin. Kulang na kulang pa rin yung stats. So, kailangan pang i-improve ng konti. Kailangan mong kaskasan yung feathers. Etong feathers enchantment.
kailangan mong bombahin to. Paano bombahin mo? Kailangan lahat na makuha mo dito is ignore PDEP, mga plus 17, 17 lahat ng ignore PDEP dito. Kasi imaginein mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So kaya ako na delay dito kasi nag-ano ako ng ignore PDEP. So imaginein mo 10 times 21 is equivalent to 200. Kung masachempuan mo naman ng 17 times 21 is equivalent to 357, will add up to your additional stats dun sa ignore PDEP mo, will really benefit you kahit RK yung gamit mo, guys. Hindi ka mawawalan ng ano PVP damage bonus, but dadagdag pa dito. Kung makukuha ko yun, magiging 5,100 ako, plus kung maililipat ko pa yung other stats, ma-achieve ko din. Ang kailangan ko lang is 5 piraso ng ignore PDEP na plus 20. Hindi 21, 5 piraso lang para ma-achieve ko yung ganun. Kinompute ko na yan, halos puyat ako lagi dyan. Kakaisip. Puyat ako nyan, sabi ko, gustong-gusto kong pumatay ng FS. Well, nakakapatay na tayo ng FS na iilan, pero hindi yung mga higher defense talaga na hindi na talaga, hindi talaga kaya pang i-penetrate. Pero I can deal 200k damage na. Versus doon sa dating damage natin na 8,000. It's an improvement. Ngayon, paano pa natin patataasin yan? Kailangan pa natin ng mas mataas na ignore PDEP para ngayon tumagos tayo. Ngayon, you can deal 700k damage. Imagine nyo guys, 700k damage. 1 million can easily kill the target. 700k can easily inflict 50% of their HP, which will be really beneficial to you. Especially if you're playing a champ or a Shura in a PvP scenario like Dimension Drill. Dealing 50% of the HP of the player is a really will give you an advantage, especially when you're targeting one person only. Kunyari, diba sa DD, oh, targetin muna natin si ganito, targeting, suntokin mo ng ganito, mapabagsak mo ng kalahati, finishing na yung mga kasama mo, or sila yung babawas ng una, ikaw yung susuntok ng pangkalahati. Is malaking bagay na yun. So, kaya masasabi ko si Shura para sa inyo, ano eh, kung i-workout pa siya, thankful ako doon kasi madadali yung trabaho natin. Pero kung hindi man, wala mang problema kasi all I need to do is to workout on ignore PDEP, so I can deal damage to yung mga sinasabi nating mga immune talaga sa atin. Kasi proven na eh. Proven na anong kailangan, adjust na lang, 'di ba? Warlock and Rune Knight lang ang relevant jump bobs na kaya ano saro, kaya dead na yan. Depende. Depende sa ano nyo. Kaya pa naman. So balik tayo no, na ano na natin yung points natin, kung ano yung mga i-workout natin for the next week no. So let's move on to the quest. Paturo naman ng Blessed, kailangan kong Blessed kasi ngayon plus 17 na din to. Puro plus 17 na yung mga items natin. So, tag-iisang palo na yan. Kailangan ko nang pumalo para mag-plus 18 na natin to. Konting-konti na lang. Uy, lumabas na yung mga crab ah. Na-update na. I need more. Itong feathers. The 30 feathers. 3,000. Tsaka na yan. Ang laki. Mahal. Eto. Night feathers. PDEP. Well, kung gusto ko mag-invest siguro sa PDEP, okay lang. Matatanggal naman yung isa ko. Bagay, all goods na din, no? Mamaya na nga. Mamaya natin isipin yan. Focus tayo sa goal. Quest muna tayo. Kasi hindi naman ako makakatulog nito eh. Kailangan by Monday. Iniisip ko kasi sige na, baka mag-banday na para makapagawa na tayo, makapagpa-progress na tayo. Tapos makapag-showcase tayo ng ganyan, ma-inspire din kayo. Parang ganun yung gusto kong gawin eh. Ang target ko na mga sa is mga higher tier. Yung mga lower tier na okay na, kayang-kaya na natin punitin. Kaya, ano, pinipilit ko pa rin kunin or i-maximize yung kaya natin gawin doon sa ano natin, di ba? Para kahit papaano pumatay pa rin tayo ng mga... Kasi... Ang logic lang naman guys is pag higher defense yung binabanatan nyo, yung gates of hell nyo sobrang baba. Ngayon kung kaya nyong habulin at least
matitira doon sa ano is kalahati na lang. Kung nasa 5,700 kayo, is majority ng nasa 600K or 620K ng mga priest is kaya nyo nang patagusin yung damage nyo doon. Mga 5,600 to 700 ignore PDEP. Kaya lahat ng ignore PDEP, yan ang pag-e-envelsang. Kahit anong class, sa totoo lang, kahit anong class, kahit mapamechanic ka man, or mapa-ano ka, mapa-rune knight ka, basta physical type ka, kailangan mong habulin yon, or else, luging-lugi ka talaga, especially yung matataas na defense ng mga player. Tapos, dun sa defense nyo, guys, para makompensate din yung mawawala sa inyong PvP damage redact, is habulin nyo din yung PDEP. Kasi marami naman paghuhugutan ng PDEP, guys. I-balance nyo lang yung ano nyo. Aba, gagawin ko? Sa Morok or Isdud muna pala ako, no? Kasi currently, natapos ko na to. Naubos ko na lahat ng mga kukunin dito, mga pupulutin. Isdud naman tayo ngayon. Warlock and Rune Knight. Well, in terms of damage, yes, para sa lahat. Pero I can say naman na when it comes to Warlock, I can kill them. And lalo yung mga Rune Knight, napapatay ko yan, napapabagsak ko yung mga Rune Knight naman. Hindi ko sila nagiging problema, especially yung nasa same bracket lang. Ang nagiging problema ko kadalasan is FS lang talaga, tol, yung Archbishop, yung Royal Guard, and mga ano, Doram na minsan may yung mga hybrid build na Doram, yun yung mga nagiging problema ko usually. Nasa na ba? Ayun, start tayo sa pinakababa. May mga pusa din ba dito? Pag wala namang mapupulot, hindi, wala sila napupulot dito. So, ang kailangan ko lang gawin ngayon is mag-quest na lang talaga siguro. Manood na lang ng video. Dito katulad ng dalawang preport na may mga plus 50 diamonds, di ba? So, punta tayo dito sa Malangdo souvenir that you can acquire. Yun natin. Coins, collection, rewards, I see. Cat ear mirror. Stargazer journey. So, ang kailangan kong pumunta is... Wait lang, ah. Teka lang. May idea kayo dito sa ano? Ano-ano ba mga quest dito sa Isdud? Nakuha ko na yung mailbox eh. Eh, patataasin na nila mga defense nila, putang ina. Malilintikan na naman tayo. Kaya nga, panoorin ko na nga lang to sa Discord. Passionate. Ito yung sa Morok.
sa Morok muna. Tapos banda daw, isang area to. Green Merchant. Greetings from Hagra. Dito siya. Ayun. Diba? Anong rewards kaya dito? Talk to Yen. Dami namang quest dito. Okay, Daki Toy. Next. Next na pupuntahan natin is sa Freeport. Ay, meron pa. Meron pa pala. Asan na yan? Buti gumalaw ko ng konti. Kundi na-teleport na ako. Global server pa rin ba to? Oo, bossing. Global server pa rin po. Balita, bossing. Ayos na ayos, tol. Kamusta ba, Boss Ellie? Anong balita sa inyo? Meron naman tayo pang server kung gusto mo sa Latin. Kaso mga low level din eh. Magdadagdag ka ba by reset rin ng dev? Oo, magdadagdag ako. Yun din ang ano ko eh, bala ko, gusto ko i-balance. Hindi na magic defense eh. Okay. Plus 200 tayo doon. Anong next? Exploration, no? Claim? Balik tayo dun sa quest, no? Freeport. Ah, Freeport. 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 Nasa nga na? Tapos, bandang... Alam ko, nakuha ko na to eh. Teka nga. Panoorin ko kung nakuha ko na siya. Origin of plants. Collect. Origin of plants. Ah, hindi pa. So, hindi ko pa siya nakukuha. Location niya daw.
is what area? Around this area, no? Double check. Angat ng konti. Oh, tama. Around this area. Tapos ang kakausapin is... London or Journey. Walang guide kasi kung ano eh, location lang eh. Kasi may mga kailangan mong i-activate, 'di ba? Para ma-activate mo yung quest. Katulad noon yung kinausap ko, 'di ba? Eto. True botanist. Can be acquired from completing. Okay, so I need to travel diary. No. Sa exploration map. Botanist. Ayun, nasa area. Ano siya makukuha? Andito na ako sa botanist area eh. Alam nyo kung paano i-activate yung quest dito, guys? Patulong naman. Ay, gagi. Kasi kailangan ko mag-doram. Isa-isahin natin mga NPC, no? Baka sakali magbigay sila ng hint. Yung doram, grabe damage. I do agree with that. Pero... mahirap siyang tayuan sa mga class ng mga mechanic, ng mga ano, sa akin hindi ako nahihirapan sa kanila. Ang dali lang nila iwasan kasi ang kailangan ko lang naman sumuntok ng isa. Ang dali lang niyang microhen. Huwag lang talaga matatambayan nung ano, nung AOE niya, sigurado lusaw ka. Masa kaya yung quest dito? Layo ko na eh. Dito lang yun eh. True botanist. Hindi ko alam paano siya i-activate. Tang ina. Ewan, makikita nyo. Andito lang siya sa area eh. Ah, weather sunny. Night sunny kasi. Wait natin mag-umaga, no? Bobo ko din eh. Wait natin mag-umaga. Ang umaga is around... pagdaya, mag-AM na. And dito nyo din pala siya makikita. Next to wreckage. Eto. Dito siguro siya lalabas. Nasa wreckage na tayo. Ayan, banda dito siguro. Kailangan ko lang mag-sunny. Antay-antay tayo ng konti. Pinipilit kong paikot-ikot, nalimutan ko, pwede pa lang. Ah, may mga certain requirements pala kung anong oras. Ayan. Eh maganda sana na-include nila sa guide tong mga ganito. Kasi kunyari ako, lately ko lang na-realize, 'di ba, na may weather nga pala. May mga location naman eh kung saan sila makukuha. Kunyari ito, Doram Sunny, so Eastern Residential Entrance. So kailangan makuha ko kagad tong quest na to. Tapos eto, angat kagad ako sa taas. Para dalawang quest kagad ma-activate ko.
every sunny, kunin na natin siguro yung mga quest. One try lang pala yung blessed stone. Makukuha ka agad. 1 AM. Night sunny pa. Ang hirap mag-quest nito, no? So far naman, solong-solo ko na din halos siya. Hindi pa tall boss, Billy Joe, di ko pa siya nakukuha. Saan ba nakukuha yon? After siguro, night pa eh. 2 AM pa pala eh. Alas 5 pa yata to or 6 AM pa yata magsasani eh, no? Pwede ko kukunin siguro yan. Saan location yan? Mga 5 minutes pa ako dito tatambay eh. Pambasag, kailangan kita. Uy! O, mga 6 AM pa siguro to. You need to level 4 affinity ng manghuhula para makuha mo yung buff ng STR. I see. Let's see here. Exploration, affinity, no? Eto. Paano ko siya makukuha? Or paano ko siya mapapataas yung affinity ko dyan, bossing? Ano yung mga way para mapataas natin yung affinity? Balikan ko na lang to. Pag sunny na siya. Gabi kasi. Gift! Kaya try ko siyang puntahan. Angas talaga nitong San Wukong yan, no? Magigip ako sa kanya. Ayan, gigip ko siya ng kahit ano dito. Ay, yung mga doble. Ito, to. No. Yung mga matataas natin. Kunyari, 1 piraso nito. 2. Eto, gift natin ng 1 lang. 2. Ilan na affinity namin? Exploration, affinity. Wala pa rin? Chit-chat. Gift. Pero tayo na isa. Ayan, okay na. May affinity na kami. Level 1 pa lang. So, ilang araw ko siyang gigigip, no? Ang tagal. Yung marami-rami tayo. Ito, 30. Bukas ko pa siya maano. Siguro level 2 pa lang affinity namin ngayon. Level 2. You need level 4 affinity ng manghuhula para makuha mo yung STR na buff. So, yun. Tarot na lang goods na. 2 days ko pa to kaila. 2 days ko pa siya maano. Ano pang way?
para mapataas ko yung affinity dito. May way pa ba para mapataas ko yung affinity? Ano oras na? Yan, magana na. 2 minutes na lang. Wala na, limit na ako eh. Bukas na ulit. Okay. Balik na tayo doon sa pwesto natin. Magsasani na eh. Go umaga na. 6 a.m. Wag boss, wala namang sinabi si Blueberry required affinity eh. Nakuha ko nga yun ng walang... Ay, paano siya? Alin ba? Sige nga, balikan natin. Try lang naman natin, wala namang masama, di ba? Testing natin. Ano nga, paano nga yung mga instruction? Ano yung number one instruction? Based dun sa mga nagawa nyo na, para hindi na tayo mahirapan. Kasi hanapin pa natin yung mga video na yun eh. Oo nga, no? Kasi yung iba, yata from the first day, nakuha ka agad to. So, possible nga ganun. Divine House. Tapos, paano kumuha? Paano kumuha ng BAP na STR? Eto? Impulsive ba? Ano kukunin ko dito, guys? Passionate. Nakuha ko ba? Tapos, hindi ko siya nakuha. Ano ba yung shell? Makakakuha pa ba ako? Ay, hindi na ako makakakuha. Wala na, nakaano na ako eh. Ah, yung shell, eto. Alin dito? Middle. Alin dito sa dalawa? Diamond, yung branch, yung vampire. Diamond and orange. Hindi ko siya mapindot. Ah, ilalaglag ko siya. Aji. So, wala. Teka lang, sanin na. Hindi ko nakuha, no? So try again bukas pag level 4 affinity na. Oh, need STR. Gets na. Wala pa rin siya dito. Ano na eh? Ah, cool. Temperature is cool kasi I need sunny. Doon sa dalawang quests. So, antay-antay tayo dito, konti. Ano pa yung mga ibang quest? Bob status, saan na nakikita yun? Sorry guys, parang akong beginner eh. Hindi ako nanonood kasi mga video nila eh.
Check mo status ng bops mo. Wala, War of Imperium lang to. Wala akong bops. Cool. I need Sunny. Anong oras ba nagaano yung Sunny? Sunny. Wala, hindi ko nakuha. Bukas ulit. Uy, pa 2:30 na tayo. Sila naman pataas ng pataas dito. Ito, napadapa na ata na. Hindi, ewan ko kung VR kit yun. Sunny, anong oras ka? Black Market, punta ka ng 5 PM real time. Tapos ko na ata yung Black Market, tol. Ah, yung para makuha yung 2M, you need to go to Black Market ng 5 PM real time dito, no? So, alas 6 siguro ako pupunta doon. Hirap naman ang mga quest na to. Daming, ano? Cheche-boreche dito. Seven. 80. Nice. May pambili na ako sa inyo ngayon. Sayang yan, pampakain din yan eh. Space. Time. Space. Pati year 17 tayo ngayon. Boss, ang ano... Ba't wala pa rin siya? Day na oh. Sunny. Saan ko kukunin yung quest? May sabihin sayang lang yung pag-aantay ko doon. Bigat mo naman, tol. Ang nakalagay sa guide, adventure is on the wreckage, diba? Eh, no, wreckage. Exploration. And botanist. Doram, Sunny, Hearing, Rose. Next to wreckage. Baka may specific time katulad doon sa ano 2 PM, 3 PM. Yo, late enter sa stream, anong na-discuss for today episode? Madami na, tol. Regarding doon sa kung ano yung ano level 4 affinity lords. Kanino ko kailangan ng level 4 affinity para ma-activate ko siya?
Kasi to, level 0. Puro level 0 yung affinity ko eh. Eto, level 2, acquaintance na kami. Wala pa rin siya dito eh. Pinanood ko din yung video. Nandito siya banda eh. Para ma-accept mo yung quest. Eh, day sunny now. Baka 5 PM nga. Ah, si Puplat, boss. I see. Wala kasi nakalagay na ganun eh. Diyos ko po. Di nyo naman sinabi ka agad. Kanina. Agantay pa ako ang tagal dun. Tapos nyo na ba yung lahat na exploration, guys? Natapos nyo na siya? Lahat pala, lahat to ginigip ko araw-araw. No? Kasi everyday may limit lang ng ilan yung pwede mong igip eh. Nasa looban siya. Sorry na. At sino-sino yung mga kailangan ni level 4 affinity para sa lahat ng quest? Para ma-gip na kagad sila ng ma-gip. Kanyari, eto. 32. Ay, wala na akong pwedeng i-gip. So, paano ko patataasin yung affinity ko dito? So, isang quest lang magagawa ko per ano? Ano mga way pa para mapataas yung affinity dito, bossing? Ayun, affinity on level 5. Ah, si Pupa, Milyomi at Nala. Sige, save ko yan. Ah, I see. So, lahat kailangan ko. Siguro, tapos na ako dito, no? Milyomi. Hindi, mga priority muna, siguro. Question, boss. Si Puplat is for botany quest, no? Notes natin ulit. Teka lang, punta lang ako sa Doram notes ko. To make sure lang na alam natin yung mga pinagagagawa, diba? Tsaka pag may naligaw din dito nagtatanong. So, sa Doram, affinity, Puplat, botany quest, hindi, uunahin ko talaga yung manghuhula kasi kailangan ko ng pang ano eh. Kailangan ko ng pang ano talaga eh. Pang gift. So, eto. Si Milyomi naman. Anong quest yung matatapos niya, boss? Solo mo ba? Exploration map. Eh, nandami ko po.
sa mid, sa ano ko, pag pre-port ako, almost complete ko na. Strange Tale naman. Ano to? Hindi, sakto. Sunny pa yata. Ah, sige, si manghuhula muna siguro, ipapryo ko bukas. Mapalevel ko. Punta lang ako dito sa ano. Tingnan ko kung ma-activate ko siya kahit walang affinity. Ang location niya, wait lang, bookmark natin ha. Exploration. Location niya is Eastern Residential Area Entrance. So, Eastern Residential Area Entrance, which is this one. Ah, sa baba. Nasaan na yung ano ko? Dito pala. Sana huwag maggabi. Sunny pa naman. Day sunny. Just right. Paggabi na, hapon na, oh. Sa maging pusa tayo. Wala, dito lang siya dapat. Hindi natin ma-trigger yung quest eh. So ibig sabihin, kailangan ko siguro affinity para ma-activate din siya. Ay boss Nair, nawala pala ako sa midway. Ako yung nakakuha ng MVP Angel. Pag sinuot ko ba yon ng card, nakalock na yan sa... Hindi, kailangan mo boss na i-unseal yun. I-unseal mo na lang. Marami naman pwedeng pang gamitin pang unseal. Yung mga nakukuha sa MVP na... Kanyari, yung Antonio, pwede mong gamitin pang basag ata yun. Kasi pula yun eh. Unseal mo, maganda yung angel... Tangan na boy, nakakaingit ka naman. Angeling card. Travel points. Wala na tayong magawa. Kasi wala tayong affinity eh. Teka. Next tayo. Mapanoorin muna natin yung mga video-video na yan. Nasa 50% na ba kayo? Wala pa din. Kasi so far nagawa ko na yung 99. Yung gacha ticket. Origin of Plants, hindi siya nalabas. Kasi kailangan ng... Ah, sa ocean pal. Ocean ship, pwede pala ako dun. Hindi ko pa natatapos tong ocean port. Alam ko pwede mo siya... Hindi ko alam, hindi ko natanda kung hindi mo siya masusot or ano. Alam ko masusuot mo pa rin pag naka-seal eh. Hindi ba? Ay hindi, oo, hindi mo siya masusuot. Kailangan i-unseal mo siya. Teka lang. Ano tayo mapupulot? Pusa. 100, double check. Pusa. De bro. Pero tatambayan natin yun, tapos well, di naman natin matitrigger yung quest dahil sa affinity. Sayang lang din oras, diba? So better to wait na lang siguro.
I-clear ko muna lahat ng mga quest dito. Wala na. So, pababa na tayo dito. Sa gilid. Dahan-dahan. Ay, hindi. Sige, pababa muna. Pababa. Na yan. Mga pusa-pusa, libro muna kunin ko. Ganun din naman eh, kung susuyurin nyo yung buong mapa dito, makukuha at makukuha nyo pa rin siya. Ayan, kanyari ito, yung pusa. Ah, hindi ko pa nakukuha yung Moro Coin, tol. Yan, gusto ko yan. Saan ba nakukuha yan? Kunin mo sa bottom right katabi ng mga bangka. Wait lang, simutin ko lang yung bandang area dito. Lahat ng ano dito. Okay, clear na. So, tapos ko na yun dito, isang diretso. Bottom right. Dito ba? Or dito sa ilalim? Ah, need night time. Eh, matagal pa oras. Eto, night time to. Night time pala. Mag-uumaga na, dali. Katabi ng mga bangka. Ayun, yung mga bangka. So, kailangan ko bumaba dito. Bilis. Gamon na nga, lakarin na lang natin. Dito, boss. Eto katabi ng mga bangka, oh. Kunin mo sa bottom right. Eto, dito na ako sa mga bangka. Eto yung mapa. Or kailangan ko pa pumunta sa bandang dulo. Pinakababa. Eto, sundan natin. Mukhang doon papunta to, eh. Eto, wreckage. Yan, san dito? Sakto, boss. Gabi. Dali. Saan? Wala eh. Ayun. Lakarin ko lang paakyat, no? Night na ata. Ay, night pa rin naman. Ano requirements nun?
Wala dun sa pinakadulo eh. Boss, saan ko kukunin? Dito ba sa mga bangka? Kaya nga, wala ba dito si... Search ko nga si Cody Wample din. Ay, Wample dad kayo nanonood, no? Nandun lahat ng ano. Mamaya tong islud. NPC Affinity. Taas damage pero mabilis. O, pabilisan na lang ng kamay. Yan nga yung bala ko. Saan ba yung Mora coins dito, Lods? Paumaga na. Ito ba, discover? Saan ko kunin dito yung Mora coins? Nandito na ako sa bangka, eh. Lods, punta ka sa exploration map. Makikita mo dun yung stage tail 2. Okay, okay. Exploration map. Eto. Ah, yun. Bookmark natin. Dito pala, sa left side pala siya. Tapos anong requirements? Night, Eastern Beach Corner. Pusa. Ah, night sunny ngayon eh. Hindi na ako umabot. Ano yun? Ayun, may mga nakukuha doon, no? Paano papunta? Teka lang, teka. Papalipad ako eh.
Ayun, may encounter, nice. Ay, wag, bobo. Tangina mo. Ah. Lipad. Tangina mo, bobo. Oy, galaw. Ba to si Wilmer na ano? Okay, dito na tayo. Balikan natin. Adventure for in 2000 yan, berries. In progress, dito tayo. Oo nga, naging right side siya ngayon. Ayun. Eto na yata yun, Lods. Ayun oh. Eto na siya. Ayun oh. Siguro nung lumipad ako dito din dumayo. Kaya nag-activate din at nag-trigger. Wait lang, kunin ko lang 'to. Makaka-refine na tayo, dudes. PVP 6. Thank you, Lods. Ito na yata yung ano eh, nung Moro Coin. Ay, hindi. Iba siya. And Doram, 640. Let's go. Sana open pa yung room. Hindi pa, tol. Yung refined desk, hindi pa. Testing lang natin. Si Boss Q. Ako kung babawas tayo dito. Taka siguro ng defense nito eh. Oo, mataas nga defense. Di tayo tatagos. Ayan, pero yan, tulad ng sinabi ko, madali lang din siya ilagan. Ano yun na, ikot-ikutan. O layo-layo lang kayo pag sure kayo. Wala, di tayo babawas. Mataas masyado defense. Kailangan ko papatasin yung defense ko. Pero yan, takbuhan nyo lang yan, no?
Ang ano lang, mahirap pag tumama siya. 5,000 oh. Oh, diba? Hindi nahihirapan champion sa Doram. Asura sa Doram. Kailangan mo lang talaga enough yung damage mo para makapenetrate. Pero pag tinambayan mo yan, pag dumikit ka, pag siguro mga mechanic, Lord Knight, yan hirap po. Sagasa ka kasi, pero kung ano, champion or Shura, wala, hindi nahihirapan. 7,000 oh. Gag. Rike yo. Din tumagos. Ayan, ang sakit ng Doram pag yun na yung usapan eh. Yung mga summon niya. Ayan na, may mga stun pa. Ah! Kailangan ko pa magpataas defense, Lord. Ngayon na boy, kaya pala 7,000 yung deep. Ang layo. Mga 5,300, 400 lang kaya ko. 2,000 up pala. Yun, nakita nyo na, pag sobrang taas ng defense, mga 7,000, yung mga FS, ang mga average speed up lang yan is nasa 5,800 to 6,000. Yung mga, ano lang ha, 600 to 610 pababa, mga ganyan lang yung defense niya, nasa 6,000. 6,000 to 5,800. 6,500, mga ganyan na yung pinakamataas. So ngayon, kung kayo Shura, tapos ako, kunyari, for example, ako, ang ignore PDEP ko is 4,700, hindi talaga kayo tatagos. Parang kailangan nyo i-close yung gap to 300 to 400 para talagang tumagos yung damage nyo. Yun yung tip pa, guys. At proven na yan, guys. Proven na. Paano? May nag-testing na yan. Nakita nyo naman yun sa DD, diba? Okay, balik exploration tayo. Hindi mo rin pwede itambay kasi di matitrigger yung quest. Ayan.
Ayun ang inata, ito. Dito sa pababa, sa Borol. Kaso umaga na. So ang gawin ko na lang ngayon dito is mamulot. So start tayo ulit dito. Pababa sa Malangdo area. At least nagkakaroon ako idea. Ngayon, yung 7,000, dumamage ako 8,000. Diba? 7,000. Pag 1,000 plus mahigit yung defense ng kalaban sa'yo, wala, nasasalag talaga ng nasasalag. So, best way to work out is pataasin mo yung igay yung ano mo, ignore PDAP talaga. To a certain point na abot ka ng 5,700 to damage. Achievable naman. Kasi kung DPS type ka. Pero tingin ko, para maging accessible tong Shura para sa mga lahat ng players, kunyari mga mapa-slow spender ka man o mapa-mid spender ka, is anuhan nila to. Gawan nila ng update siguro. Kasi ngayon kung ignore PDAP yung pag-uusapan natin, kailangan mo talaga mag-invest ng malaki. Kung hindi naman, bababa naman yung ano mo, PVP damage, 'di ba? You will sacrifice a lot eh. So it's worth it talaga na i-improve tong Shura. Depende na lang, pero kagaya nga ng sinabi nyo, ang priority kasi ng devs is yung nung RK tsaka yung mga ano, Royal Guard, 'di ba? Kayo na mismo nagsabi. So wala tayong magagawa. So bababa na tayo, no. Tapos na ako sa isang diretso na to, Helera. Ito may hirapan ako dito sa pataas. Ang laki ng gitna eh. Nakuha ko na ba lahat? Ayun, may natira pa. Ayaw pa kasi e-bops nila yung ibang class. Yun nga ang problema eh. At ayaw. Yun nga problema, ayaw nilang ayusin or i-fix yung ano. Parang wala silang kusa yung global. Kung hindi pa gagawin ng Taiwan, wala silang gagawin. Alam mo yun? Ayaw. Ayun. Yun yung nakakabisit eh. Kung walang gagawin yung Taiwan, wala silang gagawin eh. Para silang tuod, alam mo yun. Nag-aantay lang sila ng mga ng kakabigin. Hayaan yung iba magtrabaho. Parang ganun. Hindi, wala silang pinagkaiba sa private server. Yung mga private server na nag-aantay ng patch dun sa official server. Parang ganun. Sa madaling salita, parang franchise lang na franchise talaga to. Walang kusa yung mga devs dito na ayusin. Or sila gumawa ng meta nila sa global. Ayaw nila pangunahan. Siguro dahil may kontrata siguro na kailangan yung patch dito, kung ano lang yung ibibigay nila doon sa kabila, is eto lang din yung anuhin. Malay natin. Tayo ay hamak na mga player lamang. Ang tanging magagawa lang natin is mag-antay ng mag-antay sa kanila. Hindi, matutuwa pa nga yung actually sa bagay, no? Kabobohan pa rin yung discarte nila eh. Kung yun ang dalawa yung prioritize nila, yung palakasin yung mga whaler na yan, pag nawala yung mga free to play dyan, hindi nila alam yun. Pag nawala yung mga free to play, pag nawala yung mga other players dyan, maging dead game yung ano, tingin mo gagastos pa rin yung mga ano, Kraken dito. Syempre tatama rin na yan, kasi parang wala na silang kalaro eh. Iniiwanan na sila ng mga tropa-tropa nila, yung guildmates nila halos nawala na kasi competition na lang talaga yung abutin.
Bad strategy yun. Diyan na da-drain lahat ng mga ano, games eh, usually. Sa mga ganong deskarte. Alam nyo yan, katagal-tagal na natin mga naglalaro. Usually, na-drain yung mga player pagka nauubos na yung player dun sa server. Yung iba, gusto na lang gusto, wala lang talaga mahanap na ibang laro na malaro, na maganda. Kaya nag-i-stay, diba? Pero pag nagsinlabasan yung mga bagong games na yan, tas eto wala pa rin pagbabago. Yan, dyan na mag-aalisan talaga. Ayan, nangyayari na naman, diba? In reality, nangyayari na sa atin paunti-unti. Yung Night's Crow, maraming players to, nagsialisan na yung ibang players dito. Kahit nga ibang content creators, nandun na eh. Okay, so tapos ko na isang halera na to. Ang hirap mamulat ng mamulat, no? So papunta naman tayo sa pagitna, no? Parang paganda tayo, sigsag-sigsag. Yes, balance pa din yung kailangan. Yan naman talaga yung kailangan talaga sa lahat ng laro. Hindi sila, dapat wala silang favoritism. Let's say for example, they need to buff specific class because yun yung ginagamit ng mga Kraken. At doon sila mas makakakuha ng revenue. Well, maling mindset siguro ng laro yun. Kasi kung ganun yung mindset mo, ang project kasi nila is yung mga player dito is long term gustong maglaro, di ba? Eh, another good thing is microtransaction to, guys. Diba? Dapat naisip nila yon. They are dealing with microtransactions. So, the more players that you can... the more players that will stay on your game, the more revenue that you will get. Hindi lang yung mga high value na mga ano. Microtransaction pa rin. Faction, kumaga fraction lang yun ng income ni Ragnarok, yung mga malalaki. Ang mas bumubuhay sa kanila is yung mga maliliit na pakunti-kunti na, na depende dun sa dami ng players, diba? Kasi yung 100k, 100,000 na ano, usually tumigil na nga yung ibang gumastos ng ganun eh. Yung mga gusto na lang mag-maintain ng rankings nila into rank 1, gustong humabol ng rank 2, eh kung wala ng competition masyado, wala na din. Ewan ko, sana ma-realize nila yung mga ganyang bagay. Kasi yan yung ano talaga ng laro eh. Maliban na lang talaga kung pera-pera lang talaga gusto nila, which is si Gravity or si GGH pala, not specifically for Gravity, no? Si GGH, alam na natin yan, ganyan talaga yung diskarte nila. Kasi, they can always create a new franchise of Ragnarok. So, we have Eternal Love, Ragnarok X, Ragnarok M Generation. There's a lot of branches kasi ng Ragnarok na pwede nilang gawin. Ngayon, let's say, for example, i-maintain pa rin nila si Ragnarok Origin ng matagal. Ang gagawin niyan is gagawa ulit ng bagong game yan na specifically for Ragnarok ulit. So, balik sa umpisa. Ngayon, balik sa umpisa, another income na naman sa kanila. Lilipat talaga siya kasi nang nag-Odin na, tetelok kasi ng mga iba sa diyang debalance kasi madami talagang malakas tumalpak. Hindi, wala namang problema sa malakas tumalpak kasi normal siya sa game eh. Mahina pa nga gastusan nila dito compare natin sa ano, sa mga player sa mga Diablo. Grabe yung mga gastusan dun sa Diablo. Pero same lang with Diablo, nade-dead game na yung Diablo because of the stupid devs, di ba? Last year, ang ano, Kraken, yung isa doon, almost gumastos ata ng 500,000 USD, almost half a million na USD. Hindi lang pala half a million, no? 700 pala. Sorry, 700. Tapos wala na siyang mga queuing. Dito naman, napaka-basic lang ng problem. They need to balance classes. Like for example, the RG. Well, RG, I think, ginawa nila plain and simple. Anong role mo? Maging tanke. Well, they give justice to that. Kayang-kayang tumangke ng mga RG, no? Pero the end of the day, pagka ano pa rin, wala, lusaw ka pa rin sa mga ano,
matataas yung ignore PDAP na sabihin na natin na ang PBP damage bonus is nasa 8,000 ganon. Ano lang, mga siguro 10% ng ano, no, population ni Ragnarok yung sinasabi ko, yung mga 10%, nasa 3% yung mga na, or 5% ng mga players ang umaabot sa 12K to 13,000 to 15,000, nasa ganun yun. Parang mga 5% ng population ni Ragnarok yun. So, wala, pababa na tayo. Well, dapat ma-workout lang nila. Mas enjoy pa nga dun sa ano eh. Sa mga mid-range lang na ano eh, nasa ano kayo, nasa Diamond or Peerless 1, Peerless 10 pababa, mas enjoy pa nga maglaro dun eh. Compare sa mga Peerless pataas, kasi pag Peerless pataas, doon ka makaka-experience talaga ng ano, super imbalance. Kasi andyan yung mga players na sa other server that they cannot compete talaga eh. Kumbaga, ang pinopoint out ko doon sa mga ganun yung fraction is meron tayong tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, diba? Sabihin natin yung mga tier 1 is yung mga, sige, gawan natin ng category, no? Para may mapag-usapan lang tayo. Tapos, tingnan ko kung saan category din tayo mapapasok, no? So, first category natin is around, in terms of PBP, no? PBP stats. Let's say, for example, 13,000. 13,000 na 13K PBP or more, pataas, sabihin na natin to 15,000 bonus and reduction. So yan yung mga tier 1 natin tawagin. So kung sakali naman, anong mga next stage nyan? So mag-base tayo dito sa ranking sa Frontera 6. Let's say for example, dito yung mga 800K na yan, nyari sila Papa Bear, sila Espada, sila Kid, Mr. Dapper, they are approximately 13,000 to 15,000 PBP damage bonus. So let's say for example, they are the tier 1 players. Yung mga 15K siguro yan yung nandoon na yan sa mga 900K, no? Tapos eto, nandito pa rin yan siguro. Etong mga nasa 700K naman, siguro eto yung mga tier 2, which is around siguro mga 13,000 redak, but the damage is around 10,000, so 3K difference. So yun yung mga tier 2 natin with higher ignore PDAP siguro yan. Di natin alam kasi kung ano talaga yung mga stats nyan. Then let's say for example yung mga nandito sa 650 bracket, yung mga tier 3, which is nasa approximately 8,000 redak and mga 8,000 na din siguro yung damage or below, no? Then mga tier 4, which is nasa 650 to 60, which is nasa ano yan, then gawin natin 8,000 to 9,000 yung tier 3. Then tier 4 is nasa 7K yung redock, tapos nasa 5,000, let's say for example 6,000 to 8,000 yung damage, no? 6,000 to 8,000 yung damage. Then yung mga tier 5, ito yung mga nasa 500K siguro na mga rebates, which is nasa 6,000, hindi, mga ganon. Halos parehas lang din naman, depende kasi yan, kasi may mga nabudol ng early stage. So sabihin na natin 600. Yung mga tier 6 natin, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, no? So, tier 5 natin is mga 6K yung redock. Tapos, realistic is nasa 5,500 below to 6,000 yung damage. Kasi, yan yung mga stats ngayon, eh. Tapos, mga tier 6, which is mga nasa 550, diba? Eh, mga 550, around... Ayan, kung mapapansin nyo yung mga tier list na yan, guys, sobrang laki na ng mga gap na yan. Usually, yung mga nasa peerless 1 to 10 pababa, or nasa peerless 40, peerless 30 star, is nasa tier 4 yan, yung mga nasa 7,000 to
to 8,000 yung redock, yung mga damage is nasa 6,000 to 8,000, then mga 5,000 to 5, mga tier 4 and tier 5 yan. Tapos yung mga higher, which is makikita ba dito yung mga bagong system sa Guild League, nasa na yun? Dimension Drill, tignan natin dito rankings, kunyari eto sila boyfriend, makikita mo sobrang taas kagad ng rankings nila din sa amin, platinum sila versus dito. So eto mga 900, yan yung mga mahirap talaga na anuhin. Nakita nyo parang ilang percentage lang yan sila, yung mga ganyan. So mga players na to, bilang lang dito yan, no? Siguro nasa top 100 lang siguro. Tapos yung mga fraction lang na mga nasa 13,000 is almost 9 players lang to, mga ganito. Sabi na natin around dito sa Kala Sams, Kala Jogi, 700, ayan. Around dito lang siguro yung mga kayang umabot ng mga ganong stats, mga tier 1, tier 2 players. Siguro yun yung mga ano eh, mga kailangan nilang i-workout. Okay, okay lang yung mga spending kasi yung spending nila is, well, alam na naman natin yan, ganyan talaga sa mga laro. Pero ang kailangan i-workout is yung class imbalance. Let's say for example, ikaw is naglalaro doon sa mga tier 6, tier 5, ba? Diba? Ng mga bracket. Kumbaga, ang maganda doon is nababalance yung class na, or countered class. Like for example, yung mga way back sa KR days, kung may mga naglalaro na nanonood sa KR days, meron dyan na countered class pero balance siya. Ang naging imbalance lang ng mga panahon na yon is si Sage. Nung lumabas si Sage, is naging imbalance yung laro nung panahon doon sa mga KR days. Kasi ang KR days kasi guys is ang binababasihan lang doon, wala siyang feathers, wala siyang statue and everything, refinement mount lang siya, kaya yung mga free to play is kayang pumatay ng mga Kraken na nun, na plus 20 lahat. Free to play is kayang pumatay nun on the end game na, yung mga plus 20 na, especially yung mga champion nun. Whale killer talaga yon. Pero may disadvantages naman sa kanila, isa-isa lang yung nasusuntok versus dun sa napapatay ng mga massive PvP players, which is yung mga Whitesmith and pangalan nito, Wizard. Diba? Ang point ko doon is siguro ang maganda doon is yung pagandahan ng build, maibalik yung ganong essence. Tapos yung mga medyo nagkakapantayan sa power, battle power is more on countering each other na lang. Let's say for example, si Wizard versus doon sa Sage, Ganbatain versus Land Protection pagdating doon sa mga War of Imperium and other guild events. Kasi ganun dati, Battle of Wizard and Sage yung nagaanuhan nun. Kasi kung sino magaling mambutas ng mambutas dun sa stack, is yun yung kaya mag-counter. Ngayon naman, ang mga nakaka-counter naman sa Whitesmith is yung mga pangalan nito, is mga sniper and priest. Kasi bakit? They can easily Lex Divina for silence, tapos babakbakan na lang ng babakbakan yon until mas status yung Whitesmith. May mga ganun senaryo. Ngayon kasi wala na. More on brute force, no logic na yung mga laro. Palakasan na lang ng pataasan ng PvP damage bonus and more on wailing, no? Tapos pagdating naman sa Dimension Drill, there are class that is really overpowered compared to the other classes. Kaya nga yung sinasabi natin, mas favorable dun sa Warlock lahat, eh, diba? Kasi sabi nyo nga, yun yung mas pinagbibigyan ng attention ng devs, kasi yun yung mga class. Siguro, may tally naman sila kung ano yung mga battle power ng mga classes na yun, kung sino yung merong ganun, na yun yung mas lalong ini-improve. Especially kung makikita nyo yung new sigils. As you can see on the new sigils natin guys, they can easily teleport twice and they also gain no casting time pa yata yun pagka merong pangalan nito? Yung lundag pag nag-spellbook, refresh ata ulit yung ano nila. Diba? Yung mga ganon na dapat i-workout na lang yung iba. Mas nababab pa nga sila eh. Yung reflection ng Royal Guard, 'di ba? Takot kasi sila na siguro yung devs takot silang ma-cancel ng mga
Kraken, parang ganun. Pero the game itself is good, especially this new patch. They're giving a lot of rewards, diba? Additional stats, additional adventures for the player to venture, diba? Ang daming mga bago dito. Ang kailangan na lang nila i-work out siguro is the class imbalance. Well, ang hirap niya ding gawin. Kumbaga tayo is players lang tayo. Sinasabi lang natin kung ano mga opinion natin. Pero ang daming kailangan i-work out dito sa laro. Kung titignan nyo. Like for example, yung mga other builds na dapat na papaganda pa nila. Or kahit may specific build lang sila na makakayang makapag-compete, diba? Nilagyan pa nila ng Nexus Nebula engine dito sa ano, sa Nebula pat ng counter class. Yan pa yung nagpahirap, lalo kunyari yung Warlock, lalong punit yung mga ano, 'di ba? Imagine niyo yan. Dapat ito hindi na nila nilagyan ito. Ito na lang siguro, yung more on counter elemental. Hindi na for different class na ika-counter nila kasi parang ang labo naman ito. Yung mga countered class. Kasi parang may specific goal ka lang natatargetin. Eh kaso nga lang, yung isang class nyo, pang lahatan, winawasak eh. So it's useless, di ba? Yung mga gantong mga, ano nila. Dinagdag na feature sa laro. If sa build magbe-base, walang magagawa yung mga nagagastos lang alam kaysa sa discarding ng klase. Hindi lahat ha, hindi lahat. Kasi maraming mga whale or kraken na players na ano talaga, magagaling maglaro. Well, one of the best example dyan na magaling maglaro, nanood ako dyan sa mga ano, yung sa Rise, diba? Ang ganda ng strategy nila. Hindi lang sila basta brute force noon. Nakita nyo naman yung lumaban yung mana. Actually, nung panahon na yon, yung mana and Rise is magkadikitan yung talagang battle power. Mas malumalamang pa nga yun sa mana nung panahon na yon. Oh, one of the best example yon kung player naman. Ang mga isa nakikita ko doon na magagaling talagang pumosisyon si Paramochi, 'di ba? Paramochi. Ang galing noon. Nung mga panahon noon ng anong guild nila noon, yung nakita mo siyang bumubuhat doon sa guild nila nang wawalis siya nang nawawalis ng Meteor Assault doon, sabi ko. Ang ina, parang nakikita ko si Clark dito, yung tropa. Ang home talaga ang parang stuck lang sa DP. Well, hindi natin masabi siguro eh kasi ang guild naman, guild events is nasa ano yan, nasa team play yan, 'di ba? Pero kung individual player, isa sa mga maganda diyan or magaling na napanood ko, especially doon sa RK nanood ako ng laban. Ayan sila Papa Bear. Hindi siya basta-basta pasok ng pasok. Tinatantya niya din yung mga ano, gagawin. Palad ko yun eh. Sabi ko, okay din. Kasi may mga other players na talagang pasok lang ng pasok. Brute force lang ng brute force. May isang tropa nga ako. Ayoko na mag-name drop. Ang ginagawa lang nun lagi. Ano din yun? Kraken. Ang ginagawa lang nun lagi pag na ano, inootong ganyan. Tapos lalakad-lakad yun lang ganyan. Minsan dito may tira yung karakter niya. May mga ganun kasi, di ba? Ang mga kudos talaga ng mga players. Alam mo saan ako believe sa mga players dito sa Ragnarok Origin. Yan, sa mga Royal Guard. Kasi kulang sila sa slots talaga. Especially dun sa mga skill slots. Sa mga Archbishop. Putang ina boy, panduguan ng kamay yan. Kung gusto mo talaga ma-utilize ng lahat ng skill mo, kunyari, Divine Retry, Apotheosis, yung mga kung ano-ano, Resu, etc., buffs, yung mga pang-counter-counter, Leap of Sheets, di ba? Ang daming skills! Para kang gumagamit ng Embowar na wala kang hotkey. Kasi ang hotkey mo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tas kinukulang ka pa ng slots. Andiyan pa yung, in the mid-game, magpapalit ka pa ng cards. And equipments, 'di ba? Para shields and armor.
Believe ako dyan sa mga FS na yan, sa mga Archbishop. Kaya ang gustong gusto ko din durugin yan minsan eh. Gustong gusto ko talaga ma-one hit yan eh. Kasi alam ko yung workload nila. Kaya din siguro, hindi ko mabawasan yung mga yan. Binap din siguro yung mga yan eh, no? Ang workload kasi ng FS, ang dami, sa totoo lang. Eh kung kayo mga DPS, ang gagawin nyo lang naman, in out, pasok, ano lang eh, di ba? Di ba? Nakakaano na tayo. Almost tapos na natin. Eto, tapos na natin hanggang dito. Ewan ko, nalimutan ko natapos ko banda dito sa gilid eh. Hindi, ito, pabalik na ako dun sa ano nito. So, patapos ko na din to. So, dito tayo. Papunta tayo dito, pababa. Clear ko na din tong area na to. Ayan, yung mga gantong kagagawa-gawa ko ng ganto. Natatapos ko yung mga basics. Paanong basics? Nyara sa collection. Ayan, yung mga new, diba? Nakikita nyo, natatapos naman siya. Ang mga hindi na lang matatapos sa akin siguro is yung mga may affinity na requirements para to activate the specific quest. Yun siguro yung mga hindi ko pa makukuha dito in terms ng mga ganito. Kasi ito, let's say for example ito, kailangan mo affinity dun sa ano, apat. Affinity dito sa ano, kabila naman, apat din, di ba? Yung mga ganyan. Pero yung mga basic-basic lang na kailangan mo lang i-loot. Natatapos na makita mo dito, almost complete ko na, oh. Yung mga pusa, alas mo kompleto na din. Malaman natin dito, no? Sino-sino ba ang mga guilds ang tingin nyo na medyo pag nagbanggaan is dikitan talaga yung laban? Based doon sa mga bracket, ano-ano ba yung mga ganong guild? Let's say for example, ang mga guild na halos pantayan para sa akin is siguro tingitingnan natin, ha? Wala pa akong masyadong idea sa mga guilds na kaya mag-compete, pero usually kayo, 'di ba? Alam niyo naman kung saan-saan mga guilds 'yan, 'di ba? Kung saan-saan 'yung mga ano. Tingnan mo sa rankings. Dito kasi walang competition dito, and the gap for Godfather and Code is sobrang layo. So lahat dito, ang gap ni Rice kay Code is siguro is around 60% of battle power. Parang ganun, 60%, kasi sobrang layo ng gap, 1,500 yung naging gap ng last match eh, diba? Kung sa rankings tayo, summit rankings, yung mga kilala ko lang, nyari to, Nebae and Babe Code. Parang feeling ko 50-50 tong dalawa, kaya mag-match eh. Yung mga ganyang match-up. Sino ba mga notable guilds ngayon? Yung Trinity, they are rising guys, ha? Tingin ko Trinity can be a good match to Code. Yan, Trinity versus Code. Medyo magandang matchup yan. Ewan ko kasi eh, yung nakalaban kasi namin yung Babecon, suko din sa amin yung Babecon. Pero in terms of Trinity kasi meron silang ano eh. Meron silang, ewan ko kung Babecon kasi siguro dahil wala pa yung mga players doon. Ang tagal na nun eh. Parang early stage pa lang ng bracket system yun eh. Ako pa, nandun pa ako sa main battlefield nun. Hindi pa yung mga current na malalakas namin yung nakasapit dun. Tapos yung Trinity, ayan. Napanood ko yung laban kay Boss Game Gab. Good, well played kay Boss Game Gab. Shoutout sa'yo kung nanonood ka, Bossy nga. Game-improve ka na. Synchronize mga ano na ni Boss Game Gab, ha? Mga ka-shot calls, ha? Kasi ngayon, yung mga commanders ngayon, they have specific ano na talen strategy. Kumbaga kung di din masusunod yung mga ano nila, yung mga players, mahirapan din.
Kasi walang coordination eh. May mga nangunguna. Pero ito yung kagandahan sa Ragnarok, no? Ang ganda ng mga events na inaano nila dito, pinapasok. Siguro magkakaalaman na pagka nag prelims na yung talagang bracketing system na, magkakaalaman na yan. Pag nag ayan, yung lumabas na talaga yung ano, top 30. Ngayon yata parang calibration, calibration pa rin ba? Eto, pasok tong mga nasa rank 3. League match is the schedule will be refreshed on Monday. So Monday, panibagong kalaban bracketing system na naman yan. Wala pa akong makita talagang kayang kumumpit sa Rice ngayon, sa totoo lang. Siguro possible mag back to back champion sila. The only thing na kayang magbago ng laro is maybe if they will merge server so other guilds can merge as well to compete with that Rice, diba? Rice guild. Uy! Another mission. Yun yung mga magagandang gawin. Mag-merge talaga na magkasama-sama yung mga Kraken sa Kraken para sila-sila yung maglaban. Collect, hold. Paano ko to? Nasaan tong toy na to? Ayun o, yung iba halos na complete ko na. So, balik tayo dito. Pusa. Wait lang, Yossi lang. Yung home sana yung pambato ko eh. Nung panahon na yan, doon pa ako sa home tumayanan. Kasi main reason, ever since day one, di ba yung may mga ginagamit-gamit akong account doon sa Frontera, eh nakikita ko yung battle power nila. Compared doon sa ano, front 6 ang maingay sa atin kasi di ba puro Pilipino. Dahil doon sa rug pull, nung panahon na yun, yun yung parang ano natin. Pero habang nakikita ko yung ano eh, battle power ng GAP, alam ko naman na kasi nung mga early stage nung nagsilabasan talaga yung ano yung mga feathers and statue nung wala pa yung global nung naglabasan yung mga yan, nakikita mo talaga walang strategy pagka so super laki ng ano eh GAP eh, ang laki ng GAP ng home ng panahon na yun, kaya sa home ako tumaya. Ngayon si Rice naman is pinagaanuhan ko. Pinag-iisipan ko din kung sa Rice ako tataya. Pero nung makita ko yung gameplay ng, kasi ang usually kasi na nakikita ko sa gameplay doon sa home is one-sided laging match. Kaya kulang sila sa practice. Diba? Kulang sila sa practice. Kasi laging one-sided eh. Kaya siguro nung nagkaroon sila ng katapat ng talagang ano, ang pangalan nito, nagkaroon sila ng katapat ng mismong medyo ka-match up nila, is natalo sila. Nadali sila sa strategy. Tsaka bawat guild na top guild, especially kunyari yan, meron yung mga analysts, diba? Yung mga nagche-check na mga sino mga notable, high value targets, sino yung mga kailangan targetin, especially kung gusto na talaga nila mag-compete, ba? Diba? Nandun sila sa professional gaming eh. Alam nila dapat kung sino yung mga target siguro. May mga ganun, ewan ko kung sa naglaking yung home nung panahon na yun. Kaya kagaya nga ng sinasabi nyo nung, ngayon sa comment, ba? Diba? Parang ang nangyayari dun is ayun, parang feeling nyo whale lang talaga sila. Hindi naman siguro. Siguro kaya lang ano, naging ganun ng mindset natin. Kasi first time kasi nila maka-experience na nang nagkaroon sila ng katapat talaga ng match up.
nadali sila sa strategy. Grabe yung mga blockings ng ano, ng pangalan nito, ng rice nung panahon na yun. Yung mga gamit nila ng basilica, timing nila ng paggaganon. Ang galing, sabi ko. Sabihin na natin, may mga alam yung player na pinapanood yun din siguro na hindi naman ganun kagaling mag-PVP. Pero kudos doon sa commander nun. Grabe. Because commander yung nagpapatakbo yung mga lahat ng ano nun. Then members naman is to follow lang the strategy and there, maraming mga meetings yan. Ngayon, tingin ko pa rin sila siguro magbaback-to-back champion. Tingnan natin, malaman. Wala pa naman tayo makita ng guild na kaya pang mag-compete. Swerte nga yun sa Geffen, yung pag-rise ng Trinity Guild ngayon. Because, ano yan eh, from different guild na yan. Merging from Geffen 3 yata to 6 ata yan. Kaya nakapag-horde din ng mga players. Dito naman sa Frontera, they also need merging, no? So they can also hoard. Kasi kung lahat, si Rice kasi na, meron na yan eh. Mas lalakas pa yan. Bakit? Kasi Morok 7 and 8 na yan eh. Pinagsama na yung dalawang guild na yan. So mas lalakas pa lalo yan. Ako na ako kakahanap dito ng mga ganito. Para ako naglalaro ng ano? Anong pangalan nito? Naikot ko na lahat eh. Wala na akong makita. Eto, napuntahan ko na lahat. Siguro nasa middle na lang kulang ko. Ay hindi, bandang taas. Ayan, bandang, sabi na yun, bandang gitna at taas. Hindi ko pa naaano yan. Bababa tayo ng konti. Pasigsag tayo. Hindi, pwede. Eto, okay na siguro to. Start tayo sa pinakadulo. Didi na naman. Malapit na. Didi Wednesday. Sana ibalik na talaga yung ano, mga betting. Grabe yung mga stats na nakukuha doon, yung mga feathers, etc. Laking bagay eh. May assist ba sa Preya? Pwede mag-assist sa Preya. Teka nga. Formless and ano ba 'yun? Large ba? Sonic Blue.
Ah, ghost damage nga pala yun. Tapos EBE, no? Tapos ko na to actually. Ang ano ko na lang dito is gusto kong matesting kung ilan yung ida-damage ko. Ay, hindi. Feeling ko nakuha ko na pala yung 2,000 na ano. Eh no, mataas na yung ano ko. Nakuha ko na siguro. Nakuha ko na nga siguro yan. Okay. Pababa. Tapos isang diretso naman pababa. Tapos dito sa gilid. Balik tayo. Wala na, sagad na. So, bababa tayo. Well, time consuming lang tong ginagawa ko, guys. Nasa inyo kung gagayain nyo to. Meron kasing mga ano yan eh. May mga gates na yan. Sa akin kasi mas gusto kong gawin yung ganito. Wala din akong magawa eh. Third ako. Tsaka enough na ba yung ano? PBE damage ko 4,800. Baba na. Nag-sacrifice kasi ako eh. Saan na yun? Ito yun. Ah, hindi ko pa pala naaangat to. Kain ko ata tong curry na to eh. Pababa naman, no? Gilid. Tapos ko na yung hanggang gitna, pababa dito. Tsaka ano din, makapag-practice din siguro ng hard. Kasi hindi ako nag-ano eh, nag-hard nung first time kasi, ang hirap eh. Natapos namin yung easy hanggang 1, 2, 3 sa gritan lang kasi magagaling yung mga kaparty ko. Pero nung nagyayakag na ako ng hard kasi random na lang, i-explain mo ulit kaya sabi ko tsaka ako muna gagawin. Para alam na nila yung gagawin, hindi na ako mahirapan. Last pasada.
Okay. Babata, Braveheart nito. Paano niya? Okay, same strategy. Waiting na lang tayo. Wala, na-complete ko na dito sa mapa na to. Ayun, complete na. Eto, kukunin ko na lang to. Siguro manonood ako video ng mga pusa. Yung gift souvenir, konti na lang. Percent ready for formation. Okay. Alas, tingin ko na pala. Tagal mag-queuing. Percent. Second.
Tsaka nang mag-aapit ng damage, kunin ko muna yung bola. Ayun na. Sige. Oh shit. Uy, ba't kinagaw? I'll go third. Kinagawan ako. On third life. On third life. Ah, may ina nga pala Gates of Hell dito. Kasi neutral dapat pala combo. Ghost element pala to. First one. Sino kukuha? Yan, 80% first ball. Ball 2 ready. Ba't namamatay kami? And wala na akong rewards dito pero gusto ko lang practice yun eh. First ball.
mamatay kami, hindi ba nakukuha? Hello, hello. Ayaw nga pala. Nagpo-force neutral nga pala to. First ball kay Gracil. Second ball kay Chups. Okay. Nakukuha. Second ball. Ah, wala at walang nagbubuhat sa inyo sa ganito. Sayang. Hindi ba kaya to? Kailangan yata. Ano ba requirements dito? 50% ay 50%. 4,500 ba required na PBE para makasurvive ka dito? Last ball. Okay, 50%. Nice, nice coordination, guys.
Nice. Dumo pa ako. Ball. One. Second ball. Oh, diba? Madali lang yung mechanics niya eh. Basta lahat coordinated. Pag may coordination eh. Kanina talaga nagbabag lang kami. Yeah, resu. Hindi ko na ilagan. Pero ano, gates of hell pa rin ako. Bakit? Oh! Nangyari? Ah, hindi. Tapos na. Ah, shit. Ulit kami. Sige. Number base. First ball. Akala ko tapos na namin. Second ball. Ako third ball, no? Okay. 50%. Oh. Fifth ball.
Pang third ako. Ay gago! Mali ako ng tapak, no? Tama, mali ako ng tapak. Pang port yata na tapakan ko, sorry. One. Ah, ito na, nagbug na. Ay, hindi, hindi. Okay, pang third ako. Merong isa. Universe. Attack. Abag na. Ay, ako na lang pala buhay. Di ko kaya buhatin to ba yung bagal ko tumira? Kung mechanic sana. Ben? Pero alam nyo, may bug ka mo. Di ko alam kung paano siya nagagawa. Pero may bug kasi kagahanina nakatapos ako, nakakuha ako ng pula, no? Doon sa isang account. Mga mabababa lang yung mga battle power noon. Hindi na siya nagkupakuha sa amin ng orb ulit. Pero yun, at least alam ko na naman gagawin ko. Basic na basic lang yung discarte dito. Kailangan lang talaga ng coordination. Magaling actually yung gano'n ito, yung nag-briefing muna siya eh. Hindi, yung last lang kasi si Universe.
bukas na tayo makapaggawa-gawa ng mga quest, no? Mahirap din kasi limahan, tol. Ay, yung sampuan. Kasi andyan yung DC, tapos kailangan synchronize kayo. Ay, hindi ko nga alam ba't sila nagbubuhat dito eh. Sabi mga runs eh. Ano sila magbubuhat? Kung banu-banu din naman yung kasama, eh di nahihirapan lang sila din. Ang solid kasama dito, Warlock. Warlock tas naka ghost build. Ghost element kasi plus 50% damage increase yun. Single target pa, diba? Wala bang makukuha pagka ano, kunyari 'di ba, assist ka? 'Di ba may ganon? May mga nakukuha ka sa assist. Wala ba dito sa Preya? Baka naman makakuha tayo ng box ganyan, pag lucky ganyan. Habang ganon. Swerte yung isa 'yo. Oh. Nanggigigil ako. Isang try ko lang ng hard, nakaakyat ka agad sa ano. Ah, pero merong ganon. Yung sinasabi mo pala, boss, yung sa shop, paano yun? Ah, accessory shop. Bali, ito ang inaasahan mo lang, yung accessory shop nga talaga. Sayang naman, edi wala kayong ano. Ooh, light and dark, light and dark. Ano ba? Should we improve? Grabe naman discrimination dito, guys. Ayaw nilang magsali ng paladin. Hindi, totoo naman. Sa second naman siguro. Mamaya, tol. Pofocus ko lang to saglit. Tatry ko din. Tsaka kaya ko naman tapusin tong hard eh.
Nakatapos na ako ilang beses ng hard eh. What 65 m? First ball. Second ball. Oops. Next ako, no? Walang kumuha ng ball. Ah, na-miss pa. Ayun, buti na ha-ball. Diba? One, two, three. Sabi sa inyo eh, number 4 yung nakuha ko eh. Ah, gagamit na boy, mamamatay ka dyan. Oh, first ball. Second ball. Pang third ball ready. Ah! Ah! Sorry! Ow! Sorry. Tang ina mo, bobo.
Ang inang yun, Benta Gaming boy. Nagbenta gaming tayo. Sabi ko ba naman pangatlo. Ayan, first ball. Ayos nga, ayos. Okay na eh, tapos na sana eh. Big Brazil. Sa second, malakas damage ko sa second. Kasi to ghost kasi. Okay, port. Ano yan, pump-pip na ba yan? Pesto na! Walang sumalo. Ayun, meron. Okay, complete na, no? Mamatay ako. Ah, kalahati lang buhay ko. First ball. Pagtapos ni Jupes, papesto na ako. Patay FS namin. Nice. Last ball. Fifth line. Nice. Nasa low. Burst damage na, no?
Finally. Okay, second stage. Siguro ang kailangan ano, yung marunong ng mechanic siguro. Para ma-organize nyo maayos. Kasi kung di marunong ng mechanics, katulad nito, eh, bagong pasok man sa amin, ang kailangan nyo nalang i-adjust is yung positioning niya doon sa bilog, yung 10. Ako din, nagkamali din ako doon eh. Kaya maganda din, laro-laro din kayo, for practice din, kasi para hindi din kayo mahirapan. Sino kukuha? Teka lang! Let's go! Dito medyo tingin ko mataas-taas na damage natin. Medium na to eh, tsaka brute, hindi na ghost eh. Nair. Eh, light na lang. Kunin na! Pulot! Pulot. Yellow. Pa-block. Oy, hindi ka na. Ay, gago. Hindi na block. Kaya pa. Dati, ha, diba? Medyo sabi ko sa inyo, hindi ko pa masyadong ano yung mechanics pag dito. Kasi, easy lang yung binanatan namin. Baka ako yung nagbenta dahil nag ano ako sa medyo malayo. Hindi ko pa alam mechanics dito sa secondary, pero easy lang namin natapos kasi kaya nagpa-practice din ako ngayon para bukas wala nang problema. Bali ang gagawin, need makill yung nasa gitna agad para hindi ma-wipe. Gets? Ay, gago. Yellow, G.
Bobo? Res? Kaya pa ba ako mareso? Bell, bell, bell. Ay putang ina. Ay nagigets ko na naman yung mechanics. Nadali lang kami ng laser. Na laser. Laser ba? Pass na. Pass, pass, pass. Ayan, bell, bell. Wala. Hindi naharang. Hindi naharang yung laser. Ah, hindi nila alam yung mechanics. Yun lang, mahirap. Dapat, ay, katulad ko, diba? Nagka-practice ako. Hindi pwede yung basta ano na lang kayo. Kasi una sa lahat, may lalabas sa ulo. Yung ano. Eto, nag-gets ko na yung mechanic. So, ang kailangan mo lang, by playing lang ha. Hindi ko kasi pinanood to masyado. Ang alam ko lang na tinuro sa amin ng una, haharangan lang to, nangaharangan yung laser. Ngayon, para maharangan mo naman, yung sequence is parang yung percentage, parang 75 ata, first bell. Ay gago, ako pal.
Hanggang Woy na, hindi. Magre-relive na lang siguro ako, tol. Tangina, wala na akong buhay, tol. Ano muna? Linggo. Baka mag-inom saglit. Baka mag-inom muna ng saglit, tapos mag-ano. Woy ulit. Para masarap yung Woy natin mamaya. Pamura tayo sa Giggle pag di natin na one hit. Gago, tinest ko yung combo with converter sa PBP na may GR. Mine's 30 pa rin ng puta. Reklamo ko na kay... May isang sura sa stream mo dati yung power pop ba yun? Tigas ng combo na. Okay naman. Gastos, gastos kasi ng class na pinili namin. Sali kayo dito, guys! Kung nanonood kayo, Prawn 6. Practice tayo. Tapos pagkano, tayo-tayo na lang din maglaro. Kailangan kasi dito, mataas yung PBE mo. Wala na akong PBE masyado eh. Ayun, 4,898 na lang. Dati nasa 5,000 plus yan eh. Pinabagsak ko na yun, nilipat ko na ng stats. Dati kasi meron ako isang preset. PBE lahat ng damage nun, kaya plus 200, 200, 200, 200, 200, diba? Edi 2, 4, 6, 8, 10 plus 1,000. So kulang ano ko, PBE damage bonus, no? 5,800 siguro yung PBE. Kasi plus 200 eh, 2, 4, 6, 8, 10, 1,000 nga yung nawala sa akin PBE. Kung meron pa yun, taas ng damage nito. Diba, Nexus 200-200 din yun na PBE damage bonus, diba? 250 yung iba. Sayang, na-claim ko na to. Tapos yung unang bukas nito, nakakuha ng ganito, yung tropa. Sabi ko, buset. Guys, ah, nakakakuha siya. Nakakakuha. Swerte yan siya. Oh. Proof gusto niyo? Teka lang, pakita ko. Eto, nakapulot to. Ayan, no? Diba? Sa hard lang yan, natapos. Kasi ito yung tinapos ko isa pa lang eh. Yung Preya Mirage. Ba yan? Mamaya na nga lang din. Bad na lang.
Ayun, sa shop pala, shop. Tingnan natin. Ay, gago, nag-start. Okay, mamaya, tingnan natin. At least to, diba? Pwede kami mag-start sa 2. Ewan ko yung 3, kung paano siya naging mahirap. Yung 3, hindi ko alam paano siya naging mahirap. Skip na kasi. Ulit. Bakit ulit? Alam niyo yung Osiris card trick daw sa Preya? Baka yan yung sinasabi mong bug. Kasi naka-Osiris tong isa, yung gamit ko. Parang ang nangyari doon, hindi na siya nagsasummon ng ano, pinapatay na lang namin siya ng pinapatay and lumambot siya. Tapos ending nun, nakakuha ko ng red. Yun yung sinasabi ko, parang bug. Na-experience ko siya, pero hindi ko alam kung paanong gawin. Yes, yun. Yung di a-atake yung boss pag nareso ka. Baka nga yan yung trick doon, Osiris card dapat. Wala. Ano naman yan? Ayun. Pero boss, ano ha, Chewy Gamer ha, hindi ko alam kung paano siya i-execute. Na-experience ko lang siya kaganina. Kaya sabi ko kaganina, di ba? Yung lagi sinasabi ko kagad yung bug. Hindi ko alam. Di ba naka-live ako nun? Kanina ko lang ginawa yun eh. Eh hindi, kagabi pala. Ginawa kagabi. Time consuming na kasi masyado. Di pa ba ako ito na pa ba? Hindi ko natatapos. Bayan na pa pala ako. Eto, di ko alam paano to. Ano tong divination cut, guys? Eto yung divination house. Para saan to? Oo. Nilalabas din yan eventually. May exploit din yan. Antay-antay lang kayo para yung mga... Hindi, ang problema naman pag kumalat, ayusin ng devs. Yeah. Paano naman kami sa Wave Lords? Inan yung dev kayo. Paano naman kami? Wala nagbubuhat sa akin dito. Ano kami makakatapos?
Siguro tong... Oh. Ano ba tong Divination House ulit? May tinatapos ba dito? Kailangan mo lang maglapag na maglapag. Doroscope. Pars ayun. Paano ba tong doroscope na to? Nara dito. Paano siya iayusin? May guide ba nito? Passionate. Ah. Wait lang. Tell Ratna about your adventure during your travel to the small Nyan Tarot reading and small gift in the gratitude to your story. Ratna offers one card reading per day. During this session, Ratna might share her own tales with adventurers, rewarding them with additional gifts for listening. Each of Ratna's stories will be told once only, and sharing different stories with her leads to different tales in return. Ratna bless friends and daily fortunes divination. If you're not satisfied with the outcome, Ratna can divine again. Lucky adventurers might even receive precious gifts from her. Your exploration and adventure stories can build up mood points which can resonate with the stars to unlock strength and lock different moods, trigger different constellation each with its own power. Stories can build up mood points which can resonate with the star. Okay, yung mood points is this one. Ayan, yung mood points. Paano siya mapapataas? Tarot, daily fortune, tapos ko na. Ay, pwede pa. Luck pa rin. Ah, stress. Bukas na lang siguro or mamaya na lang ulit, guys. Thank you ulit sa pagtambay, no? Sa Woy na lang ulit tayo. Mga manununtok na lang tayo na manununtok sa Woy. Thank you again, guys. GG's. My guide si Blueberry. Ay, sige, boss, papanoorin ko. Thank you ulit, boss Jay Stan, no? GG's, guys. Bye-bye.